Bago tayo magsimula mga kabayan, simpleng katanungan para sa lahat. Anong kulay ng bato na nakuha ni Japjap? Narito ang kasagutan sa ating video mga kabayan. Tignan natin kung sinong makakakuha ng tamang sagot. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Japjap. Taong 1991, Tanhay. Nang mga panong ito ay 15 anyos pa lang si Japjap. Nakatira sila sa lugar ng Tanhay sa Kabukiran. Malapit ito sa Pamplona. Dati pa gustong ibahagi ni Japjap ang kwento ng kanyang buhay. Kaso nga lang, baka hindi umano paniwalaan dahil literal na napaka-imposibleng maganap. Paano ba naman kasi nakakuha umano siya ng mutya? Isang mutya na tinatawag na tagulilong. Ito ay nalaman niya na lang sa kanyang lola na isang manggagamot. Hanggang sa nakarinig siya ng kwento patungkol sa mutya dito sa channel ng Ang Ninuno. Ang title nito ay Batong Kulay Tubig. Kaya naman lakas loob niyang ibabahagi ang kanyang kwento. Pati na rin kung papaano niyang nakuha ang bagay na ito at ano-ano ang kanyang mga naranasan. Nagsimula ang lahat nang minsang utusan siya ng kanyang nanay na itago na lang natin sa pangalang Imelda. Pinapunta siya nito sa syudad ng Tanhay upang bumili ng gas. Pangkonsumo nila ito sa araw-araw dahil walang kuryente ang kanilang tahanan. Ang ginagamit nila ay Petromax. Ito yung nagsisilbing liwanag nila sa tuwing gabi. Gabi na nang makauwi si Japjap. Hirap itong sumakay ng habal-habal sa panahong iyon dahil kakaunti pa lamang ang bumapiyahe. Pagkababa niya ng habal-habal, kinakailangan pa niyang maglakad ng halos isang oras, makarating lang sa mismong tahanan nila. Matatakotin pa naman si Japjap, kaya kumuha siya ng lukay o yung tuyong dahon ng nyug upang gawing sulo. Matapos makagawa, mabilis na siyang naglakad paakyat ng kabundukan. Hindi alintana ang pagod dahil balot ang isip niya ng pagkatakot. Ang lugar kasi nila, madalas may nagpapakitang mga kakaibang elemento. Bigla na lang daw itong dumadaan sa harapan at sobrang napakapangit ng muka. May matandang kuba, pugot na ulo, meron ding ungo at tikbalang. Hindi naman ito may pagkakaila sa lugar dahil kung titignan pa lamang ang postura nito, talagang matatakot ka na. Matataas ang puno at lagpas tao ang mga damo. May maliit na daanan at halos hindi mo na makita ang bandang unahan. Mahihimatay na siya ng mga sandaling iyon nang dahil sa pagod. Pero hindi siya huminto sa paglalakad. Paliit na rin ang paliit ang kanyang sulo at painit ng painit ito sa kanyang kamay at muka. Malayo pa ang kanilang tahanan. Iiyak na sana si Japjap ng sandaling ito hanggang sa meron siyang nakita sa daanan. Maliit na animoy mga batong itim. Papalapit ng papalapit si Japjap hanggang sa nakita niyang mga ibon pala ito na tinatawag na karo-karo o tagulilong. Tatlong ibon na kulay itim na may halong kayumanggi. Napakunot naman ang mukha ni Japjap dahil may pinag-aagawan ang mga ibon na ito, kulay puti at bilog na bato. Nagtataka siya dahil ang mga uri ng ibon na ito, kapag nilalapitan niya ay biglang lumilipad. Ngunit sa pagkakataong iyon,
Halos isang dipa na lang ang layo niya at tila ba hindi siya pinapansin. Animoy nagsasabungan pa ang mga ibon habang nag-aagawan sa bilog na puting bato. Nga pala, ang tawag sa Ingles sa ibon na ito ay nightjar. Hinding-hindi mo ito makikita tuwing may araw. Kadalasang makikita mo ito sa mga kalsada ng kabukiran ngunit sa kadiliman. Balik tayo sa kwento. Dadaanan na lang sana ni Jap-Jap ang mga ito. Subalit bigla na lang naglaho sa kanyang paningin. Yung bang, kahit hindi siya kumurap ay bigla na lang itong nawala. Kasabay ng tila may mabibilis at malalaking hayop na kumakalusko sa masukal na bahagi ng lugar. Yumuyugyug din ang mga sanga sa itaas ng puno at rinig ni Jap-Jap ang nakakakilabot na langit-ngit nito. Halos maihi si Jap-Jap sa takot, lalo na't humihina na ang apoy ng kanyang sulo. Tinanaw niya ang daanan paitaas. Sobrang layo pa ng tatahakin niya. Kaya naman hindi na kinaya ni Jap-Jap at sumigaw na ito. Tabang! Tulong po! Naku po, tulong! Paulit-ulit na sambit ni Jap-Jap. Subalit ayon sa kanya, tila siya lang ang nakakarinig ng kanyang pagsigaw. Hanggang sa umupo na lang siya sa tabi ng daanan, nilapag niya sa gilid ang galon ng gaas at tinakpan ng kanyang tenga. Sa pamamagitan nito, kahit papaano daw ay nawala ng kaunti ang kanyang pagkatakot, hindi niya na naririnig ang nakakakilabot na ingay sa lugar. Ilang sandali ding siyang nanatili sa pwesto, hanggang sa napansin niya na yung batong bilog, bigla na lang itong nagpagulong-gulong. Tumatawid ito sa kabilang bahagi ng daanan at muli na namang bumabalik sa pinanggagalingan. Ngunit hindi ito gumugulong pababa. Samantalang, pababa naman ang korte ng lupa. Halos mabaliw na si Jap-Jap ng mga sandaling iyon. Hindi katagalan ay napikon siya. Yung bang, naubos na ang pagkatakot at napalitan ng pagkadesperado. Animoy gusto niyang makipagpatayan sa kung anuman ang mga kumakalusko sa lugar. Yawa! Lumabas kayo dyan! Hanggang takot lang yung kaya niyong gawin eh. Lumabas kayo at ipakita niyo sa akin yung mga itsura niyo. Ay, ginagalit niyo ko eh. Magpatayan na lang tayo! Wika ni Jap-Jap ng walang pag-aalinlangan. Maniwala man kayo sa hindi, bigla na lang tumahimik ang lugar. Nawala yung kumakaluskos, yung pagyugyog ng mga puno, at huminto na din sa paggalaw ang batong bilog. Heh! Mga duwag naman pala eh. Ito bang bagay na to? Tinatakot niyo ko sa pamamagitan nito? Pwes, kukunin ko to nang makita niyong hindi ako nagbibiro at hindi ako natitinag sa inyo. Subukan niyong magparamdam uli at makakatikim kayo sa akin. Sasabuyan ko kayo ng gaas at sisindihan. Hindi bali nang masunog yung lugar na to. Mamatay na tayo ng sabay-sabay. Muling wika ni Jap-Jap. Wala nang kumaluskos pa. Hindi niya alam kung bakit siya nabaliw ng panandalian. At ayon sa kanya, totoo pala na kapag ang tao ay naubusan ng pasensya at takot, babalutin ito ng matinding katapangan. Ngunit panandalian lang dahil nang makarating siya sa kapatagan, dito na siya bumalik sa kanyang ulirat. Kumaripas siya ng takbo hanggang sa makarating ng tahanan. Gulat naman ng kanyang tatay. Naitago na lang natin sa pangalang Joel. Maputla kasi si Jap-Jap. Marumi ang damit. Pawis na pawis at buhagagang buhok na animoy mula sa matinding pagkagulat. Hingal na hingal ito at naghahabol pa ng hininga. E ano bang nangyari sa'yo at bakit ka ginabi?
Tanong ni Tatay Joel na nakainom na ng tuba. Nang mga sandaling ito ay nasa ibaba ng bahay si Japjap, nakaupo sa unang baitang ng hagdang kawayan. Nga pala, ang bahay nila ay tipikal na bahay probinsya. Nakaangat ang sahig na kawayan sa lupa. Kwadrado at nasa tuktok ito ng bundok kung saan ang buong paligid nito ay uma nila. Ah, kwan kasi tay, may naghamok sa akin eh. Diyan po sa babaan, sa pagitan ng dalawang puno ng mahogany at ipil-ipil. Huminto po ko doon kasi marami pong kumakalusgos. Basta nakakatakot po eh. At saka, may nakuha nga po ko. Ito po oh. Pinag-aagawan ng mga tagulilong. Tapos bigla na lang po silang naglaho. Maniwala ka man sa hindi tay. Gumagalaw nga to kanina eh. Pagpapaliwanag ni Chap-Chap. Ay nako, ano ba namang kalokohan yan? Oo, naniniwala ako na may elemento dyan. Pero nagkataong sa'yo talaga nagpakita. Maraming beses na akong dumaraan dyan. Baka dahil lang yan sa malikot mong imahinasyon. Hindi porket may nababalitang elemento sa lugar eh, totoo na ang lahat. Kaya pala amoy gas ka. Natapon pa yata yung ibang laman ng gas mo eh. Wika ni Tatay Joel. Hindi naman na nagsalita pa si Japjap. Naghugas na lang ito ng katawan at matapos maghapunan ay kaagad na ding nagpahinga. Dito pa lang niya naramdaman ang pananakit at pagbigat ng kanyang katawan. Animoy parang lalagnatin. Nilalaro niya yung bato sa pagitan ng kanyang mga daliri habang iniisip kung ano ang nangyari sa kanya. Tinititigan niyang maigi ang bato hanggang sa napansin niya na tila pumipitik ito sa kanyang daliri. Yung bang may tumutusok na karayom. Nagulat si Japjap nang dahil sa kirot. Ngunit hindi niya na ito pinagtuunan ng pansin at inilagay sa ilalim ng unan nang makaramdam siya ng antok. Hanggang sa nagising siya bigla ng hating gabi na naginip si Japjap ng napakaraming elemento. Yung mga naririnig niya sa kapitbahay, lahat nakita niya sa kanyang panaginip. May matanda na ubod ng pangitang muka. Kinausap siya nito na wagwawalain ang batong nakuha niya. Subalit panaginip nga lang iyon. Kaya naman hindi niya binigyan ng pansin. Inisip niya na baka dulot lang ito ng matinding trauma sa mga naranasan. Lumipas pa ang ilang araw. Lagi niyang naririnig na nagrereklamo ang kanyang nanay. Ayon dito, araw-araw ay meron siyang nakikita na kakaibang bagay sa paligid ng tahanan. Ngunit bigla na lang itong nawawala. Joel! Joel! Kanina may nakita ako uli. Ay, diyan oh! Sa gilid ng malaking puno ng gimelena. Eh, parang ukoy. Gumagapang-gapang pa sa damuhan tapos lumulundag na lang pababa doon sa bangin. Kahapon meron din. Iba yung itsura naman tapos kagabi. Akala ko yung sinampay ko lang pero naglapitan ko parang babaeng nakaputi ang damit. Wika ni Nanay Imelda. Bigla namang nagsalita si Tatay Joel. Ay, susperbeyo! Minsan kasi, kapag lumakad ka para magtinda sa eskwelahan, mag-agahan ka. Nagkakape ka lang kasi at hindi mo nilalagyan ng laman ng tiyan mo. Eh may makakain naman. Delikado yan kapag lumala, Imelda. Kung ano-ano nakikita mo, baka mabaliw ka. Wika ni Tatay Joel. Hoy. Anong sa tingin mo sa akin na babaliw ako? Eh mas baliw ka nga sa akin kasi halos araw-araw ka nalang tumutunga nga dyan sa tuba. Hindi ako nagkakamali ano. Alam mo naman siguro na maalam ang nanay ko sa panggagamot. Kaya alam ko kung may kakaiba sa paligid. Pati yung anak mo nga napapansin kong bigla na lang may sumusunod sa kanya tapos nawawala. Wika ng kanyang nanay. Sa mga narinig ni Japjap,
nanumbalik ang takot sa kanyang sarili. Oo, tama. Ang kanyang lola ay manggagamot. Manghihilot din ito at kumadrona. Kaya hindi nagsisinungaling ang kanyang ina. Kaya naman naisipan ni Jap-Jap na puntahan ang kanyang lola upang itanong kung ano ba ang nangyayari. Hindi naman kalayuan ang tahanan nito dahil nasa baba lang ng bundok. Nang makarating siya sa bahay, kaagad bumungad sa kanya ang lola niya, na itago na lang natin sa pangalang Lucrecia. Ah, apo, ano bang nangyayari sa'yo? At teka, pumasok ka muna. Dito ka sa loob. Sinusundan ka ng lamang lupa, apo. Ngayon pa lang ako nakakita na sumusunod sa isang tao ang lamang lupa. Wika ng kanyang lola sa labas pa lamang ng bakuran. Nagulat at nangilabot si Jap-Jap sa mga sinabi nito. Mabilis siyang napatingin sa likuran ngunit wala naman siyang nakita. Kayo naman po, lola, oh. Tinatakot niyo po ako eh. Seryoso po ba kayo na may sumusunod sa akin? Wika ni Jap-Jap. Aba, hindi mo ba nakikita? Pambihira kang bata ka. Isang tikba lang ang sumusunod sa'yo. Teka, masilip nga kung nariyan pa. Oh, nariyan pa din. Nasa ilalim ng punong mangga. Bakit ba sumusunod sa'yo ang elemento? Teka, anong kinuha mo sa kanila? Ibig sabihin may napulot kang kakaibang bagay. Galit ang itsura ng tikbalang. Muling wika ni Lola Lucrecia. Ano pong ibig yung sabihin la? Ano pong nakuha? Tugo ni Jap-Jap. Linting batang ito. Nakapulot ka ba ng kakaibang bagay? Wala kang nakita o napulot. Aba bakit ka naman niya sinusundan? Muling wika ni Lola Lucrecia. Ate ka po, may isang bato eh. Kasing kulay po ng tubig. Ito po dapat yung itatanong ko sa inyo. Kasi ang sabi po ni nanay, meron daw pong nagpaparamdam eh. Eh wala naman po kong kaalam-alam, Lola. Ito po oh. Ayan po, ito po yung napulot ko. Pinag-aagawan nga po ng tatlong ibon eh. Wika ni Jap-Jap sabay abot sa matanda. Teka, sinasabi ko na nga ba? Nanindig ang balahibo ko nang makita yung sumusunod sa'yo na nilalang. Hindi mo kasi makikita dahil wala ka pang orasyon. Malakas ang nakuha mong mutya, apo. Saan mo ba ito napulot? Hindi bale. Ang batong nakuha mo ay tinatawag na mutya ng tagulilong. Malakas yan. Hawakan mo at pakiramdaman. Talagang kinukurot pa ang palad ko. Wala sigurong pahintulot ang pagkuha mo, ano? Malamang ang isang yan ang nangangalaga sa mutya. O hindi kaya galing ito sa kanya. Wika ng matanda. Nagulat naman si Jap-Jap. Dahil ayon sa kanya, pamilyar na siya sa mga taong may mutya doon sa tanhay. Meron siyang kaunting ideya, ngunit hindi niya inaakalang mutya pala ang napulot niya. Ang sabi pa ng kanyang lola, malakas daw ang tagulilong. Isang malakas ng pambuta o sabulag sa Tagalog. Malakas pa ito sa trabungko. Malakas daw ang mutya sa tuwing gabi. Kaya niyang maramdaman sa malayuan kung may banta ba o wala. Kaya niya ding malaman kung ang isang tao ay masama. Sinabihan siya ng kanyang lola na kung saan nakuha ang bagay. Manghingi daw ito ng pahintulot sa lugar. Mag-alay din siya ng kahit anong pagkain o matamis. Ngunit natatakot na siyang bumalik sa lugar. Kaya naman sinamahan siya ng kanyang lola. Kahit hirap na ito sa pag-akyat ng kabundukan. Dito ba? Abay, napakaraming elemento nga sa lugar. Aray ko po,
Sumasakit na ang balakang ko. Matutuluyan na ata ako dito ay. Ikaw talaga napakaduwag mo kasi. Muling wika ni Lola Lucrecia. Hindi naman na nagsalita pa si Jap-Jap. Pinagmasdan lang niya ang kanyang lola sa ginagawa nito. Kumuha ito ng panyo. Nilapag sa lupa at nilagay ang batong nakuha niya. Pumikit ang mga mata ni Lola Lucrecia. Bumubuka ang bibig habang tinatapik siya sa balikat. Napatanong naman sa sarili si Jap-Jap kung ano ang ginagawa ng kanyang lola. Ay, hinamon mo pala. Nagwala ka dito. Ikaw na nga daw yung bibigyan ng gamit. Ikaw pa daw yung galit. Huwi ka ni Lola Lucrecia. Nagulat si Jap-Jap sa sinabi ng lola. Kinausap pala nito ang mga elemento sa lugar. Eh kasi lola, natakot po ako eh. Ayun, bigla po kong napikon. Eh gusto ko tuloy makipagpatayan sa kanila. Eh sino ba naman po yung taong hindi madedesperado kung parang pakiramdam niya mamamatay na po siya? Pagpapaliwanag ni Jap-Jap. Ang pagtakot nila sa'yo ay isang pagsubok. Pagiging matatag at mapagpasensya. Sa halip na galit ka pa. Natural na susubukin ka kapag mapapasayo ang isang mutya. Pero parte iyon ng proseso. Ayon sa narinig ko sa elemento, natutuwa daw sila sa'yo sa tuwing nakikita ka nilang napapadaan. Bigla ka daw kasing tumatakbo. Sandali lang, sasabihin ko sa kanila, kakausapin ko sila. Pasensya na po kayo. Hindi po alam ng bata na magbibigay kayo ng mutsya. Natakot lang daw siya kaya niya sinabi yon. Psst, apo, huwag kang sasabat. Ako nang bahalang kumausap sa kanila. Uwi ka ni Lola Lucrecia. Ilang sandali lang ay ngumiti na ito at tinitigan sa mata si Jap-Jap. Ipinagkaloob na daw nila sa kanya ang gamit ngunit sa isang kondisyon. Huwag daw uli na maghahamon pa si Jap-Jap. Dahil ang ibang mga elemento ay pinagtatangkaan na ang buhay ng pamilya niya. Kaya daw bumibisita ito sa kanilang tahanan. Habang binabahagi ni Jap-Jap ang kwento, mapapaisip tayo na pilyo ang mga elemento. Totoo naman daw, dahil mismong si Jap-Jap ang laging ginugulat ng mga ito. Yung bang, animo'y hindi siya tinitigilan sa pananakot, yung walang magawa at lagi kang pinaglalaruan. Kaya naman tinuruan na siya ng kanyang lola ng orasyon. At maniwala man kayo sa hindi, matapos niyang matutunan ang karunungan, ang sabi ni Jap-Jap, mas mabuti na lang daw kung hindi siya natuto, dahil araw-araw siyang nananaginip. Nakikita niya kasi ang iba't ibang uri ng elemento. Bigla na lang may kakalabit sa kanya, at magugulat siya dahil napakapangit ng itsura. Nakikita niya rin ang tikbalang. Pasilip-silip lang ito sa kakawyan at bigla na lang nawawala. Pero ang nakakatakot talaga nang harapan niyang makita ang itsura ng kapre. Akala niya yung naririnig niyang malaki at makisig, ngunit hindi pala totoo. Parang isang tao lang ito ngunit napakaitim ng balat. Kung hindi daw ngingiti at didilat ang mga mata ay hindi mo siya makikita sa kadiliman. Magpasa ganun pa man walang nagawa si Jap-Jap dahil nabuksan na ang kanyang ikatlong mata. Hanggang sa pinasok niya na ang mundo ng panggagamot. Laking pagtataka ni Tatay Joel at Nanay Imelda sa laki ng pinagbago ng mga kinikilos ni Jap-Jap. Hindi na kasi niya halos kibuin ang mga ito at napapansin nilang palaging may kinakausap habang nag-iisa. Madalas din siyang nagtutungo sa bahay ng kanyang lola at nananatili doon ng ilang araw bago umuwi. Hanggang sa dumating na ang araw, nagtaka si Tatay Joel
may bumisita sa kanilang dalawang tao. Isang matandang babae at isang matandang lalaki. Magpapagamot daw sila sa nagngangalang Jap-Jap. Ano? Magpapagamot? Tama ba ang narinig ko? Eh hindi naman manggagamot si Jap-Jap. Wika nito. Sa mga sandaling iyon ay nakikinig lang si Jap-Jap habang naliligo sa kanilang banyo. Atay! Tay! Papasukin nyo na lang po muna. Pinabalik ko po sila at sinabing sa bahay na lang magpunta. Huwag na dun sa bahay ni Lola. Wika ni Jap-Jap mula sa banyo. Ano bang kaibangan nito? Isang manggagamot ka na. Kaya pala doon ka palagi sa lola mo. Doon ka rin dumidiretso pagtapos ng eskwela. Tinuturuan ka palang manggamot. Wika ni Tatay Joel. Pinaliwanag naman ni Jap-Jap ang lahat. Pati na rin ang batong nakuha niya. Kung hindi daw siya nagpaturo sa kanyang lola, hindi daw siya titigilan ng mga elementong nagpapakita at nangungulit sa kanya. Kaya ngayon, nagagawa niya na daw itong itaboy at kalaunay natuto na rin siyang manggamot. Tay, hindi ko naman po pinapabayaan yung pag-aaral ko eh. Dagdag ni Jap-Jap. Nalaman ko na lang nung isang araw. Sinabi sa akin ni nanay na kailangan daw matuto ni Jap-Jap ng karunungan. Ay, ikaw ang bahala, anak. Minsan lang kung may problema ka, sabihin mo sa amin nang hindi kami nag-aalala. Ay, nako, akala namin nababaliw ka na. Wika ng kanyang nanay, na nooy naglalabas sa gilid ng banyo. Wala nang nagawa si Tatay Joel. Napailing na lang ito habang nakakunot ang muka. Yung matandang babae daw ay kinulam. Nalaman ito ng kanyang lola at sinabing siya na lang ang manggamot dahil hindi siya kakayaning kalabanin ng mangkukulam. Yung tagulilong nakabalot na ito ng tela at ginawa niyang habak. Marunong na rin magpako si Jap-Jap sa murang edad. Harapan niyang pinatawag ang mangkukulam. Sa mga sandaling ito ay nasa taas sila ng tahanan. Kita ang takot sa mukha ng kanyang mga magulang nang makita nito kung papaanong nagbago ang pananalita ng matandang babae. Nasa gilid lang si Jap-Jap. Kinakapa-kapa ang noo ng matanda habang dumadaing at nagbibitaw ng mabigat na salita. Sino ka? Magpakita ka sa akin. Ipakita mo yung mukha mo kung gusto mo kong kalabanin. Wika ng nakasapi. Bakit naman ako magpapakita? Di nakilala mo ko. Ang sabi ng lola ko, mangkukulam ka daw eh. Nga pala, bakit mo ba kinulam tong taong to? Sabihin mo yung dahilan mo kung ayaw mong patayin kita. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Abangan natin ang susunod na episode ng Mutsa ng Tagulilong dahil promise yan magugustuhan nyo to. Muli, huwag nating kalimutang sumagot sa katanungan dahil malaking tulong yan para sa channel. Maraming salamat. Paalam.